Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong araw ng Biyernes, ikalima ng buwan ng Marso, taong 2021. At gaya ng palagi ang ating paalala sa inyong lahat, tayo po ay magsuot ng ating face mask and ng ating face shield. Ang ganda, no? Face shield and face mask. At huwag niyong kakalimutan, when you're out of your houses, be sure kayo po ay magsuot ng inyong mga, or rather mag-observe ng 2-meter distance or 6 feet. And always wash your hands thoroughly and frequently with soap and water. Plus, the usual, yung ating pagpapalusog sa ating mga katawan. Eh, huwag niyong kakalimutan. Be sure na kayo ay palagi na lamang na kumakain ng masusustansyang pagkain gaya ng vegetables, fruits, drink a lot of water, exercise every morning, and sleep at least 8 hours a day. Pagpainit din kayo ng araw. Vitamin D. Alam nyo kahapon, galing talaga nitong project ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. And duman ho tayo dun sa, yung binibida natin sa inyo palaging connecting SLEX to NLEX, NLEX to SLEX. Eh kahapon ho eh, tayo inaanyayahan ni Senador Christopher Bongo na samahan siya sa kanyang paglulunsad ng 112 malasakit center. And di ba sinamahan natin siya sa Lawag? Ngayon naman dito sa Pampanga. At para mapabilis yung ating punta ron, at bakit matraffic-traffic na naman tayo, eh tayo'y nag-chopper. Mabilis yung chopper siyempre, guro mga 20-25 minutes from Villamur Air Base, tayo'y nagpunta doon sa Pampanga. Eh, una nating pinuntahan. Ano nga bang lugar yon sa, what's the name of that hospital? Rafael Lasatin. Rafael nga ba yon? Rafael Lasatin Medical Center. Papakita natin sa inyo yung mga picture. Ha? Unang-una, sinalubong ho tayo doon. At tingnan nyo, kakatuwa itong sumalubong kay Senador Bongo. Sinalubong ho siya ng dalawang babae doon. Sinabi, Senator Bongo, tulungan ninyo ang baby ko. Kuya Bongo, wala po akong ibang, ano yan, walang ibang tutulong sa amin. Ayun. Batang-bata, ano ba ito? Mga unwed mother ba ito? O mga kawawa naman. No? So, inasikaso naman siya ni Senator Bongo. Nandun ho yung mga nakasalamuhan na mamaya papakita ko sa inyo sa video. Ano yung susunod natin? No? Ayan, yan o ang Rafael Lasatin Medical Center. Kung hindi tayo nagkakamali, si Rafael Lasatin ay naging mayor ng Angeles. Ito yata yung Tarzan, si Mayor Tarzan. At ang anak niya, si Carmelo Pogi Lasatin, ang sumalubong sa amin, pagbaba namin sa chopper. And then, ayan, nakikita nyo, ayan o, kita mo nga tao, ang sumasalubong kay Senador Bongo. Ang dami yan, no? Ano yung susunod na photo natin? Ayan. Ayan ho yung Malasakit Center. Sama natin si Senator Bongo dyan. Kung saan, binuksan niya yung ano, parang inauguration eh. So, yan yung nakikita niya yung poster niya. Nakatakip ng kortina yan. So, tinanggal niya kanina. And then next photo is, oh yan, yun yung mga media.
yung mga kumukuha, tanong kanina, o kahapon. And then, ayan, ayan pa o, media pa rin yan. Next photo is, o yan, nakatalikod doon si Senator Bongo dyan. Ako yung nasa likod niya, kaya kinuha ko siya ng picture. Yan ang puting buhok. Yan naman ay si Mayor Carmelo Pogi Lasatin. Ay, Pogi naman. Kanyang nickname. O yan o, yung, magsasalita na sila. O yun. Nasa picture na yan eh. Yung isa, congressista itong isan to eh. Mamaya, maalala natin yung pangalan. Yung isa naman na babae na kamaska na doon, kunsyal din daw ng ano yun. Ang mga nandun ho sa event, first event, actually, three events ho yung kahapon. Nandun ho si Congressman Carmelo John Lasatin II, 1st District. O yun yung nakatalikod sa ating kanina. Yung katabi ko naman ay si Vice Mayor Maria Vicena Vega ng Angeles City. At dumating ko, after a while, nung nagsasalita na si Senator Christopher Bongo, dumating naman yung dating gobernador, na ngayon ay busy gobernador ng Pampanga, si Lilia Nanay Baby Pineda. Malugod naman tayo. Nakilala naman tayo kahit meron tayong maskara. Kinukumusta tayo, bakit daw hindi ako sumasama kay Presidente Arroyo pag nagpupunta siya roon. Eh, sabi ko, eh, hindi naman ako naanyayahan, di ba, pupunta. Kaya kailangan daw palagi ako sumama. At yung first event po yan, tingnan mo nga yung susunod ng mga pictures. O yan, nagsasalita na ako si Senator Christopher Bongo. Sabi ko ni Senador Bongo, yung Malasakit Center, kaya daw ho yun eh, nalika. Because nung aide pa siya ni Mayor Duterte at si Mayor naman eh, Mayor pa, yung ating presidente. Eh marami kasi rin nagpupunta sa Davao, na hindi naman taga Davao. Eh syempre yung pondo para Davao. Pero sabi daw ni Mayor Duterte sa kanya, eh kung hindi mo mabibigyan ng ano yan, ng ayuda, eh, hindi na ako magbi-mayor, gawa mo ng paraan yan. O so yun, hindi nakalimutan ho ni Senator Christopher Bongo doon yung incident na yun. Kaya naisip niya nung siya special assistant to the president na ilunsad itong Malasakit Center kung saan lahat ng mga mahihirap na nangangailangan ng tulong sa medisina, sa ospital, doon pupunta at nandun na lahat yung ahensya ng gobyerno na kailangan mong puntahan na magkakahiwalay. Ginawa niya ng one-shop center. At because of that executive order na ginawa ni Presidente, yung ginawa pa ho ni Senador Bongo, nung siya maging senador, binihisan niya itong Malasakit Center ng batas. Alam niyo ba kung bakit? Sabi niya, para kahit nawala na siya, hindi na siya senador, kahit nawala na si Presidente Duterte, kahit na nung administrasyon ang lumipat o pumalit, eh palaging naglilingkod yung Malasakit Center sa lahat ng mga mahihirap at mga duka nating kababayan. O hindi ba napakaganda? Anong susunod na? O yan naman o si Vice Mayor ng Angeles City. Ano nga pangalan ulit? Si Vice Mayor ng Angeles City na si Maria Vicena Vega. Oh, yung katabi natin. Yan po yung Vice Mayor. Next photo. Oh, yan. Nung nagsasalita si Senador Bongo. Ako kumuha niyan. Actually, ako kumuha lahat niyan eh. Mga nilalabas natin. Oh, yan naman no, si Vice Governor Nanay Baby Pineda. Na dating gobernador ng Pampanga, na ngayon, ang anak niya naman, ang gobernador, at siya tumatayo yung busy gobernadora. At gagawa rin siya ng mga gathering doon, meeting, at ako ang gagawin niyang panauhin. Eh, siyempre, oo, alam naman tayo. Oo, kasi alam niyo si Presidente, gusto niya, nakakausap natin yung mga municipal mayors, city mayors, barangay kapitan, para ho yung mga concerns nila na ipapaabot kaagad sa kanya ng mabilisan. Ano man next photo natin dyan? Yun!
Yan yun yung mga kunsyal. Tapos yung isa doon, nagpakilala ko sa akin, nakikita niyo yung doktor sa kaliwa. Leftmost. Si Dr. Canlas. Sabi niya, secretary, estudyante po ako ni Dr. Panelo sa UERM. Ah, talaga. Pwede kikwento natin sa kanya. At yung isa namang, yung sumunod sa kanya, yun, kunsihala. And then si gobernadora, vice governor na ngayon, si Mayor Lasatin. Yung isa, eh, kumanta yun kanina, pero hindi naman natin ako ang pangalan. Siguro isa pa kunsihal. Ano ba next photo natin? O yan, kami ni Mayor Lasatin, si busy gobernadora, Baby Pineda. Na, ano pa? Next. O yan, o ito ang second event, kasi three events po yun eh. Yung first event, yung paglulunsad ng Malasakit Center. At itong second event naman na nagbigay siya ng mga ayuda doon sa mga dukha din diyan sa ang barangay diyan sa Angeles City. Ginawa ho doon sa headquarters ng PNP. Yan, parang ano nila, yung basketball court. Kikita niyo yung mga pulis na yan, yan, mga Angeles po yan. Ito naman, yung event na ito, sinabay po nila sa pagdiriwang ng kaarawan naman ng party list congressman na si George Bustos. Okay, makikita nyo yan. Ano susunod na picture natin? O yan, ayun si Mayor Lasatin pa. Ito, taga Batangas, taga Lipa daw siya nagpakilala sa akin eh. Sabi ko, oh, taga rin si Dr. Panel. Oh, alam kong taga Lipa yung kabiyak. Hindi natin naakuha yung pangalan yan, mga pulis yan. Harap namin. Tsaka ang dami yung barangay. Yung mga nakaputi ho yung mga barangay kapitan ng Mexico. Pampanga. Ano yung susunod natin photo? O, yan pa rin. Ito naman yung dito sa kabila. Nandun pa nga ho si ano eh. Nagulat tayo. Hindi naman natin nakita. Siguro nasa Maylikuran. Si Team Orbos. O, pati si Yusek. Ano bang pangalan ni Yusek? Limutan na natin. O yan. O yan o ang party list naman nag-birthday si party list congressman George Bustos. O yan. Nagpakuha sila. Dami yung nagpapaselfie. Sino pa? O yan. Si Senator Bongo na. Ang siya ay nagsasalita. Ano pa next? Oh, ito naman si Philip Salvador. Alam niyo yung dalawang yan eh. Magkumpare yan. Meron sila palaging gimmick. Matatawa kayo sa gimmick ng dalawang yan. Nagbibiruan sila. Tungkol sa mga anak ni Philip Salvador, meron na ro 34 na children. Oh, ayan. Bakit ko ba nasabi? Binibida ko lang sa inyo. Baka naman biro lang. Ano ba next dyan? Oh, yun. Nasa background ko nagsasalita si Senator Bongo. And then, ako naman ho, ako'y tinawag na magsalita rin doon. Ang sinabi ko naman, yun, pinaabot natin yung maalam, mainit na pagmamahal ni Presidente Duterte. At sinabi natin yung concept ng Malasakit Center kung saan nagsimula. At sinabi natin na, yun, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit na wala na yung dalawang yan, wala na yung administrasyong Duterte, palagi makikinabang ang taong bayan because naibatas na yung Malasakit Center. Oh, yan. Immediately after si Senator Christopher Bongo nagsalita, abe, nag-French lib na ho tayo kasi kung hindi tayo umalis doon ng mga alas 12 pasado, mga alas 12, mga 12:10 yata, ay hindi tayo aabot kahapon kasi may programa tayong alas 3, di ba? Alas 2 hanggang alas 3. So iniisip ko, sabi ko, malilate tayo, baka hindi kayain ng dalawang oras. So tinext ko na siya, kaya hinahanap ako nung ako'y nasa kalsada, sir, nasaan na kayo? Hindi, sabi ko, nagtext na ako sa iyo kanina, nagpaalam na ako eh. Hindi na ako pumunta doon sa third event. Pero pang third event eh, mamimigay na naman siya ng mga ayuda niya, bisikleta, face mask,
kung ano-ano, ang dami niyang pinamimigay ito si Senador Bongo, kaya nalab siya ng mga tao eh. Tayo nagbaylan. Kaya yung ating driver na si Sandy, pinauna na natin dun sa Pampanga. Para sabi ko, yan, mga pulis ko yan, nagpa-selfie sa akin. Mga pulis, babae at lalaki, mga pulis. Pinauna na natin kasi, actually, dalawa eh. Yung isa, pinaantay ko dun sa Villamor Airbase just in case bumalik ako na naka-chopper. Pero sabi ko, delikado. Kung three events, hindi ako aabot. Kagaya nga yan, umalis ako dun, medyo pasado, alas 12. Eh, kung mag-aantay pa ako ng third event, makakaalis kami dun. Alas 3 na, hindi tapos na ang programa natin. So, I decided to ride dun sa ating sasakyan. Nagbaylan tayo. At medyo nga, sabi ko, ano kaya kung makaabot ako? Dito na yung sinasabi ko sa inyo na napakaganda nitong Build Project. Kasi, maniwala kayo, dumating po ako sa opisina kahapon. Eksaktong alas 3. No traffic lang kami dun sa Quezon Avenue. Siguro kung wala pang traffic yun, baka 30 minutes. So, bali nakuha lang ho namin dahil dumating ako sa Quezon Ave ng 1:30. So, ibig sabihin, 1 hour and 30 minutes lamang or less dahil 12:10 eh. So, yun ang kagandang. In fact, yan, oh, yun yung dinaanan namin eh. Kinunan ko pa nga ng picture eh. O, yan yung sinasabing connecting NLEX to SLEX and vice versa. Galing ano? Ang ako talaga. Eh bukas, meron naman tayong pupuntahan din. Pupunta naman tayo ng... Saan tayo pupunta? Dahil pupunta tayo ng Cagayan de Oro. Pero hindi yata. Umaga. Ibig sabihin, saka na natin ikwento, bukas na ako magkikwento sa biyahe natin sa Cagayan de Oro. Well, anyway, itong si Senador Bongo, merong mga payag. Sinasabi niya, at pinapapurihan niya ang national government. Ha? More on the executive siguro. Kasi naging matagumpay na ang rollout ng bakuna natin nung sinimula nung Lunes. Eh, di ba? Lagi tayong itong ating pamahalaan, Administrasyon Duterte, talagang pinupulaan ng mga kalaban, ng mga oposisyon, ng mga pasaway, ng mga kritiko, mga kolumnista, mga senador, mga kaliwang kongresista. Palagi sinasabi na, nasa, manay kantsaw eh. Nung dumating, hindi na sila nangakantsaw na meron na. Ang problema naman, ang kantsaw naman nila, iba. O hindi ba, sabi ni VP Lenny, kailangan dumaan muna yan sa proseso. Mari Josep, ano pa nga ba? Makakapasok ba yan kung hindi dumaan sa proseso? At meron nung bago ha, niyo po ba ang binigay sa atin na free Sinovac? Libre ha? 600,000. Eh mayroon nung panibagong dagdag, 400,000 na naman na bakuna. So ibig sabihin, 1,000,000 na libreng galing sa People's Republic of China. O yun, kaya yung mga nangangantsaw noon, sabi, yung mga pagkikipagkaibigan nyo sa China hanggang ngayon, mga sinasabing bakuna, wala naman dumating. Ano masasabi nyo ngayon? Mayroon tayong 1,000,000 ng bakuna. In fact, yun nga nauna, yung libre. Yung mga binili natin, hindi pa makarating kasi maraming glitches kaya ng AstraZeneca.
dumating pa lang kagabi, sinalubong pa ni Presidente dyan sa Villamura Air Base. Medyo nagka-hits din ng konti, pero yung supply lang naman. Pero dumating pa rin. Kaya nga nung kami nag-cabinet meeting. Kailan ba kami nag-cabinet meeting? Kagabi. Sabi ni Presidente, Dal, sabi niya, AstraZeneca ka na. Sabi ko, tayong lahat. Sabay-sabay na tayo. Di ba gusto nila sabay-sabay tayo? Sabi niya, Sinopharm tayo. O kahit na, sabi ko, alam niyo, Presidente, kahit ano, pwede sa akin eh. Yung sinasabi ko sa programa ko eh. Kahit na ano, dahil kesa wala, meron kang 50% na bakuna, 60, 70, 80, 90, o ibig sabihin, meron kang pananggalang. Niyo ba sinasabi natin? Yung sinasabi kasi ng mga doktor, yung severity ng sickness ng coronavirus, pag nakapasok sa iyan at meron ka nun, wala, hindi ka mamamatay, hindi ka rin ma-hospital kasi nakontra na. O kaya, abangan nyo yung pagpabakuna namin nila Presidente, sabay-sabay ho kami. Kaya sabi ni Senator Bongo, huwag kayong katunayan nung pagdating o kahapon doon sa mga sumalubong, diyan dami ho doon sa lugar ng harapan ng ospital. Maraming mga tao, siyempre gusto makita si Senator Bongo. At sinabi niya, pabakuna kayo, huwag kayong matakot sa bakuna. Matakot kayo sa COVID-19. Bakuna lamang ang tanging makakapatay sa COVID-19. Yun ang sinabi niya doon sa lansangan kung saan nandun ang maraming tao. Yun din ang sinabi niya doon sa event ng launching. Yun pa rin ang sinabi niya doon sa celebration ng birthday naman ni Congressman George Bustos. And I'm sure yun din ang sasabihin niya doon sa pangatlong event niya. Pupunta pa ho yun. Kung matindi yung schedule ko, mas matindi yung kanya. Kasi, from there, he will be going to Bulacan. Bulacan, Bulacan. Kasi si Presidente at si First Lady Hanelet, pupunta po sila ron. And from there, pupunta naman sila ng Valenzuela, Bulacan. Iniimbitan ho din tayo doon, nila Mayor Rex. Pero sabi natin eh, meron pa tayong trabaho. Tingnan natin kung makakarating tayo sa Valenzuela. Eh may swab test pa ho tayo eh. Kasi lilipad kami. Anyway, yun yung mga tao. Kasi kahapon, tinanong ni Senator Bongo, o dito, sino ang willing magpabakuna? Surprisingly, marami na ho. Pati nga yung katabi ko, dati-dati, halos wala kang makitang nagtatas ng kamay. O ngayon, talaga, yun ang sinasabi natin, na blessing in disguise, yung delay. Kasi nga, nagkaroon ng pagkakataon na ma-inform, ma-educate, mapaliwanagan ang taong bayan sa kagalingan, kahalagahan, kaligtasan, at pangangailangan ng pagbabakuna. O kaya di ngayon, marami na. Hindi masasayang yung ating binili, hindi rin masasayang yung binigay sa atin, mga donasyon. O marami ang mababakunahan at marami ang maliligtas. Meanwhile, sabi nga ni Senator Bongo, konting tiis. Kahit konting pagtiis. O yan. Kung magtatagumpay naman tayo, hindi lalong magaling. Sabi po ni Presidente, walang maiiwang Pilipino. Kailangan bawat isa kung maaari lang ay mabakunahan. Pero ang target natin, dahil masyadong marami yung 110 million, 70 million pwede na. Karoon na tayo ng herd immunity. Sabi nga ni, di ba, mayroon na tayong mga priority list. Inulit nga ni Senador Bongo yun sa kanyang speech niya kahapon. Sabi niya, kayong mga nandito. Kasi, di ba, hospital yung pinunta namin. Rafaela Satin Medical Center.
Sabi niya, kayo ang unang tuturukan kasi kayo kung sa giyera, sabi niya, kayo ang mga sundalo. Kailangan kayo ang mabakunahan muna. At yung ating mga kababayan naman na mahihirap, yun ang kasama rin sa priority list yun. Kaya hindi po pwedeng hindi maturukan yung mga yon. Eh palagi daw sinasabi ni Presidente Rodrigo Duterte na prioridad ang mga mahihirap, yung mga vulnerable sectors. Eh sabi nga ni Senador Bongo kanina sa mga speeches niya, sabi niya, bumaliktad ho ang mundo sa atin. Dati-dati ho, sa mga rally, si Presidente raw, pag walang tao doon sa Davao na nagrarally siya, bakit walang tao? Ngayon daw, pag may rally at maraming tao, dapat walang tao. O, nga naman, kasi, di ba, bawal ang gathering. Dati-dati daw, pag nangangampanya ka, naglalagay ka ng alcohol sa kamay mo, anak ko, ang dating, pinandidirian mo yung kakamay sa'yo, magagalit sa'yo, ang dating, mayabang ka. Suplado, suplada. Pero ngayon, pag hindi kang gumamit yan, naku, gagalit siya, violator ka ng ano. Sabi ni Senator Bongo, wala na, nabaliktad na ang mundo natin. Pero pasasaan ba? Babalik po tayo, parang kantang ano, babalik ka rin. Di ba, meron kundi mo na ngayon. Sabi ni Senator Bongo, lalong-lalo na ako ang chairman ng Senate Committee on Health. Kaya talagang paglalaban ko, parang pelikula na ipaglalaban ko to accelerate the deployment of vaccines to the rest of the country and vaccinate as many medical frontliners as possible. Kaya binigyan niya ho ng importansya, yun talagang nationwide campaign. O eh, dito sa programa natin ito, tayo ang unang nangulit. Na yan ang importante at yan ang problema, hindi yung mga sinasabi niyo, corruption, yung mga preference, ang gawa-gawa niyo lang yan. Anyway, so dumating na ho yung AstraZeneca kagabi, 487,200 doses of COVID-19 vaccine. At nagpunta nga po si mismo personal, ha? Si Presidente Rodrigo Roa Duterte, siyempre kasama si Senador Bongo, at winelcome nila dyan sa Villamor Air Base. E pagdating naman ng AstraZeneca, e sabi ni Senador Bongo, at yun din ang sinasabi niya kahapon. O, sabi niya, oo. Yung AstraZeneca, sabi niya, kasi kahapon yun, di ba sabi niya, o bukas o. Hindi, mamayang gabi, sabi niya, darating yun. At meron na ho tayong option, kasi yung iba, ayaw ng Sinovac. Ngayon, may AstraZeneca, o di, meron na tayong pagpipilian. Eh, sa totoo lang, hindi ko malaman, ba't pa kayo mamimili para pa sa akin, sabi, para pareho sa akin bakuna yan. It's the same. The very reason for the creation of this vaccine is precisely to neutralize the virus. So, ibig sabihin, yun ang kanilang focus. O, di para pareho lang yan. Regardless kung ano kalakas o kailang porsyento ang may bibigay sa inyo to fight coronavirus. Sa akin, para pareho lang ho yan. Anyway, alam niyo ba yung Octa Research? Yung, ito yung mga taga-UP. Sabi yun ni Ranjit Rai. Eh, napapansin niya raw, lately, na marami na naman tao na hindi na naman sumusunod sa minimum health standards. Kaya nagkakaroon na naman ng spike eh. Yung hindi nagsusuot ng face mask.
Kung nakasuot naman, binababa na naman. Ganon din ang face shield, itinataas naman. Although, mas marami ang nagsusuot. Pero alam nyo, pag merong minority na hindi nagsusuot, lalaki yun. Eh kung maaari lang, pakiusap ng Okta at pakiusap nating lahat at paulit-ulit niya kung pa pwede lang. Eh wag na ko tayo, wag na ko tayo magsawa. Sana yan lang naman. Eh kanina nga, kumakain na naman tayo sa sasakyan. Kumakain ako ng sandwich. Yung pala, meron ako. Meron na akong face mask, meron pa akong face shield. Kasi nga, nasanay na eh. Hindi mo na, ang pakiramdam mo parang normal sa mukha mo. Anyway, kaya sabi ng Okta Research, kailangan yung national government together with the LGUs na ginagawa naman. Dapat daw mag-comply, mag-monitor, ipatupad yung minimum health standards. Kagaya ng paulit-ulit nating sinasabi, physical distancing, wearing of face mask and face shield. Pati na yung proper hygiene para mabawasan ang probability ng pagpasok, pagkalat sa komunidad ng coronavirus. At saka, minumungkahi din nila. Pareho din ang palagi nating mungkahi sa inyo. Naiwasan nyo yung mga mararaming tao at saka yung mga saradong lugar. Enclosed ba? At huwag na ho kayong mag-organize pa ng mga social gatherings lalo na sa panahon ng pag-akyat ng bilang ng mga may sakit ng coronavirus. Hindi pa napapanahon, sabi ng Okta Research. Naluwagan natin yung mga restrictions. Kailangan, dapat mas stricto pa tayo sa ngayon. Eh, agree naman ako doon. Dapat talaga, yun muna ang gawin natin. Pero mamaya na ho yung iba, tayo'y magpapahinga sandali at babalikan natin po kayo. Itong DTI, nag-issue sila ng memorandum circular, ano. Parang binibigyan nila, lumikha sila ng mga categories ng mga ilang business activities. Mula from category 4 to category 3. Ibig sabihin, gradual yung opening ng operasyon ng mga ito. Halimbawa, yung driving schools, yung mga sinihan, yung mga museum, yung mga tourist attractions sa ilalim ng general community quarantine. At ito ay pursuant to the earlier approval by granted by the IATF-IED. Eh, alam nyo, tama naman itong ginagawa nila. Talagang hindi naman po pwedeng bigla natin bubuksan lahat ang sabay-sabay. Kasi nga, ang palaging danger dyan, kung buksan mo kaagad yan, talagang nagkakaroon ng hike. Eh ngayon lang ang hindi mo pa binubuksan eh. Diba sabi ko sa inyo last week, biglang naging 2,400. Pero kahapon nakita natin parang 2,000 less than 100 something. So medyo bumaba na naman.
At marami na rin pong ano, halimbawa, yung pong under dun sa memorandum circular na nalabas ng DTI, yung mga library, yung mga museum, yung mga cultural centers, yung mga meeting, pati sa convention, o kaya mga limited tourist attractions, pati yung mga video games arcades, pwede na ho silang mag-operate. Pero, ang maximum 50% lamang dun sa mga under general community quarantine. At 75% naman sa ilalim ng modified GCQ. Pero yung mga traditional cinemas, yung mga sinehan, dahil nga yun, magkakatabi ang mga upuan nun eh. It kailangan no, 25% lang daw GCQ at 50% sa MGCQ. At ayun, meron pa ho yun, subject to additional implementing guidelines from DOH and LGUs. Yung pong mga social events, limitado rin at restricted yun sa 30% sa GCQ, 50% sa MGCQ. At kailangan po yung kategoryang yun, kailangan accredited establishments, nakalista na yun sa DOT. At ito yung subject sa DTI-DOT Joint Memorandum Circular. Tapos kailangan po may inspection ang DOLE, ang DOH, ang LGU Health Office, at maaari silang mag-inspeksyon doon sa mga nabanggit nating mga lugar. Samantala, ito namang Film Development Council of the Philippines, na ang head naman ito ay si Yusek Liza Dino. At ito naman, ang kanilang layunin po ay mahikayat ang industriya ng pelikula na sumunod sa mga pinatutupad ng mga health, minimum health standards. Itong Film Development Council of the Philippines, sa ilalim ng kanilang safe filming program na inorganisa naman yung free training for basic occupational safety and health for safety officer 2. Ito ho ay 40-hour mandatory course to, pag-aaral ka yan para mapag-aralan mo yung mga basic concepts, yung mga principles ng occupational safety and health. At yung mga scholar po dyan na nabigyan ng award ng SO2 certification, enabling them to implement the safety and health program of their respective companies or offices. Nakatanggap din po sila ng mga selected videos for reproduction by their organization, pati na soft copies ng training manual, presentations, international papers, pati ng OSH standards. At ito pong safe filming program will be working together with DOLE para sa paglunsad nila ng safety and health officers training seminar na magbibigay naman ng libre yung libreng sektor. Bibigyan sila ng mga particular na pagtitrain para sa film and audio visual industry. So you know, ang programa naman nila Yusek Liza Dino. Samantala, yung pong ating bansa, mukhang pinapanatili nila yung factory output nitong nakaraang buwan. At tinitingnan ng nasa mga finance experts natin, yung malakas na pagbabalik sa mga susunod na buwan ng ating ekonomiya. Kasi yung ating pong manufacturing sector output, nananatili po silang steady lang noong Pebrero. At katunayan daw, yung Purchasing Managers Index for the country ay nakasustain lang 52.5. And that's still above the benchmark of 50. That distinguishes expansion from contraction.
Sabi po ni Trade Secretary and Board Investment Chairman Ramon Lopez, ito raw pong pagsimula ng bakuna rollout. Eh, nakaplika ito at nakadagdag sa mataas na optimism na tayo ay makausad na ba? Move forward. Sapagkat kakaroon na siyempre ng immunity yung mga kababayan natin dahil naturukan na ng bakuna. At sigurado, ito'y makakatulong sa pagbabago ng ating ekonomiya dahil pinadapa nga po, di po ba? So sabi ni Secretary Lopez, we have been relentless in implementing our revitalizing businesses, investments, livelihoods, domestic demand strategy, along with policy programs that will empower our sectors back to pandemic levels. Madalit sabi, ang ibig lang naman nung sabihin ng lahat ng mga ito, tayo kahit na nasa pandemic, dahil nga sa ginagawa ng mga economic managers natin, ginagawa ng BIR, ng Customs, DTI, ng DOT, ng DOLE, DNR, lahat, DSWD, lahat pong yan ay nagtutulong-tulungan upang sa halip na manatili tayong nakadapa, eh dahan-dahan tayong bumabangon. Yan ang ibig lang naman sabihin yan. Eh yan daw pong mga investments natin, dito yung mga pumapasok na negosyo galing sa labas. Sangayon po sa Board of Investments, tumaas ito ng 156% doon sa dalawang buwan ng taon kung ito ikukumpara mo sa nakaraang 2020. O hindi po ba maganda yun? Ibig sabihin, despite the pandemic, there is still foreign investors coming in and very interested in throwing their money into this country. O kaya nga umabot na rin sa 121.93 billion pesos or equivalent to US dollar of 2.5 billion pesos for 2 months. Kaya daw nung from January to Feb of 2020, yung BOI natin ay na-aprubahan yung 47.63 billion pesos worth of investments from 51 projects. Yung investment promotion natin, sabi ng investment promotion agency rather. And sabi niya, in terms of employment, yung 121.93 billion peso investments, mag-generate daw po ito ng 10,207 jobs. O, biro niyo yun. Yun ang lilikay nito. Magkakaroon ng trabaho yung ating mga kababayan. Mahigit sa 10,000 sa hinaharap. Eh yung pong job generation during the first 2 months of the year, eh 41.59% at mas mataas daw ito ng 7,209 employment kung ikukumpara mo dun sa the same period nung nakaraang taon. O hindi po ba? Hindi ba maganda lahat ang balita yan? Ilang minuto pa ba tayo? Kasi itong si BP Lenny, mukhang pumapasok na naman. Meron na naman siya. Alam niyo ito si BP Lenny. Parang enjoy na enjoy siya sa ginagawa niya. At enjoy na enjoy siya pag binabanatan natin o pinupuna siya ng presidente. Kasi palagi siyang nasa limelight. Eh, hindi po ba, mga politiko, whether positive or negative, pag ikaw yung nasa dyaryo, aba, pabor sa iyo yun. Kasi pinag-uusapan ka, kakaroon ka ng name recall. Marami na nga nabobola. Isang kolumnista si Marichi Villanueva, nagulat ako ng mga salita niya, payag sa column niya. Kahapon. Sabi ko, okay ah. Anyway, kasi kung matatandaan nyo, hindi ba, napikon, sabi nga, nainis. Sabi ni Presidente,
Sabi niya, binibait ako nito. Pinipilit ako magsalita. Inaasar ako nito eh. Kasi, sinasabi ni VP Lenny, kailangan niya si Presidente manguna sa pagpapabakuna. The frontliners deserve the best. Oh, in relation to sa mga bakuna sinasabi niya. Kaya, iinis si Presidente ito. Sabi niya, kung magsalita ka, nagmamadali ka. Eh, siya nga na una, ever since na umalok, nagbigay ng kanyang voluntaryong alok na siya ang magpapabakuna. Eh, sabi ni Presidente, punin mo na lang yung basket mo, mamalengke ka. O kaya, mamili ka sa labas ng bakuna, bigyan kita ng pondo. Saka punta ka sa Malacanang, sabay-sabay tayo magpabakuna, haatian pa kita. Okay, ito ngayon ang sagot naman ni VP Lenny. Sabi niya, yung si President, napaka-unpresidential. Kasi, he went on again, on a tirade against me. Doon sa kanyang televised pre-recorded address. Kaya sabi niya doon sa programa niya, ang unang dating sa akin, parang hindi Pangulo nagsasalita. Hindi eh, Pangulo siya eh. How can you even say na parang hindi? Pangulo nga siya, VP Lenny. So kahit anong uri ng pananalita ng presidente yan, presidente siyang nagsasalita bilang Pangulo. Kaya there's no such thing as, you're not talking as if you're not the president kasi nasanay kayo na yung mga presidenteng nakaraan, formal, hindi nagmumura, hindi nagpapakita ng galit. Bihira, si, ang alam ko lang na nagpakita ng galit sa mga cabinet meeting, si Presidente Gloria Arroyo. Pero sa mga speeches sa labas, ano siya, cool. Lahat ng presidente, gano'n eh. Ito lang talagang presidente ito, hindi. Kaya love siya ng masa. Kasi, hindi ho siya, balat kayo pala. Ang buhay sa mundo, hindi mo siya nagbabalat kayo ng kanyang galit o inis. Sinasabi niya kagad, kasi alam niyo ba, mahirap po yung naiinis ka at hindi mo na ilalabas. Naku, ikaw ang mag-sasuffer. Kaya ako, pag inis tayo, nilalabas kagad natin. Kung masasaktan ka, pasensya na lang. Kesa ako mag-suffer, ikaw na lang. Hindi po ba? Pero, of course, maraming pamamaraan din eh. Eh si Presidente, sabi siguro ni Presidente, iniinis mo ko ha, iinisin din kita. Tingnan nga natin kung sino tatagal sa atin. O, bumigay siya. So sabi ni Bibi, pikun. Ang unang dating sa akin, hindi ka pangulo magsalita. Pangalawa, sobrang pikun ka. Bibi Lenny, pag sinabi mong pikon si Presidente, ang tinutukoy mo, yung pagsagot niya sa'yo, okay? O eh, bakit ngayon sumasagot ka rin sa kanya? O di pikon ka rin? O di pareho lang kayo kung ganun. Ikaw talaga, o. Oh. Di pikon ka rin kasi kung hindi ka pikon, tatawanan mo lang siya. Eh, pikon ka rin eh. Sabi niya, kung gusto mo talaga, yun ang payo niya kay Presidente. Kung gusto mo talaga na mahinto ito, sabi ni Presidente sa kanya, kunin mo yung basket mo, mamalengke ka dun sa labas ng bakuna, bigyan kita ng pera. Eh, inis na inis na. Siya naman ngayon ang inis na inis kasi siya napikon. Kaya sumasagot siya. O ito namang isa, ito namang... Type na type niya rin na nababanggit ang pangalan niya sa programa natin. Kaya ito namang si Senadora Laila. Nako! Pag may nakakita naman siyang opening, babanatin niya rin si Presidente Duterte. O kaya, pero hindi ko yata alam itong sinasabi ni De Lima, ni Senadora. Bang death wish si Presidente, parang never po pinakinggan ko naman yung mga pangya, parang wala akong napuna na may death wish. Kasi sabi ni
Senadora de Lima. Ito daw si Presidente na nagwi-wish na si BP Lenny ay mamatay. Eh, hindi daw mabuting biro ito. This is a damn joke, sabi niya. It is exceedingly vile and evil. Napakasama naman ito. Satanic ito. And stupid daw. And extremely unpresidential. Oh, ito na naman, unpresidential. Walang mga unpresidential kay presidente. Lahat ng galaw niya, presidential. Kasi siyang presidente. Ibig sabihin, he is creating a different mode of running the show as president. Kanyang style yan eh. Anyway, alam niyo itong si Senador de Lima. Talagang pusakal na kritik ito ng administrasyon. Eh, ito daw si presidente. Dapat, mag-concentrate ka na lang sa problema sa COVID-19, hindi yung inaatupag mo si Robredo. Eh ako naman, ang advice ko naman sa'yo, Senadora. Ay bakit naman sa, hindi mo advice-an itong si BP Lenny na sa halip na mangulit siya, pupulaan niya, pupunaan niya, puna ng puna, kakantsaw dito, kantsaw doon si Presidente. Eh bakit na lang hindi siya mag-cooperate? Sumama, manawagan sa education sa mga kababayan natin na mahalaga ang bakuna. At the same time, supportahan niya yung mga pagkilos ng ating pamahalaan. After all, siya nga ang vice presidente. Bahagi siya ng pamahalaan. Kaya gagamitin ko yung mga sinasabi niyo, nasa gitna tayo ng pandemya. Kailangan magkaisa tayo. Eh, hindi nga kayo nagkikiisa eh. Nangaaway nga kayo, nangiinis kayo. Paano magkakaisa? Eh, sa inyo nang gagaling. Tapos sasabihin ni Bibi Lenny, eh, alam mo yung mga nandiyan sa social media, ating-ati yan. Mga trolls divided into DDS and Dilawan. Merong Dayan Duterte, merong mga Dilawan. Ay nako, BP Lenny. Eh, ikaw ang nagpapalakas ng ganyang paghahatian. Kasi the more you criticize without basis, ha? Eh, lalo mong pina... Anong tawag na? You're widening. Pinapalawig mo, pinapahaba yung away ng dalawang panig. Pero actually, unlike po doon sa Amerika, na the divide, the division is right in the middle. Okay, di ba? Sabi ko sa inyo, 74 million ang bumoto. Yung isa naman, 6 million. So halos nakahati. Pero dito, hindi naman o eh. Kasi, kung titingnan mo naman yung survey rating sa trust and approval, ay hindi yung hati sa gitna. Kasi 91%. 3% lang yung kontra. O paano naman mahati yun? Kaya nga sabi nila, nababasa ko kuminsan yung mga pinapadala sa akin komentaryo. Huwag mo na kasing intindihin yan si BP Lenny, yan si Ontiveros, yan si Trillanes. Kung gustong-gusto lang nababanggit yan sa programa mo, eh yan naman eh, kukunti lang naman yung mga yan eh. Kita nyo na. Kala nyo siguro, mga tao. Ay, nako. Ano ba, BP Lenny, ano bang gagawin natin yan? Alam nyo, yung mga kakampi naman ni BP Lenny. Gayahin nyo si BP Lenny. Tingnan nyo sabi ni Maricio Villanueva. Ito daw si BP Lenny. Pag yung mga galaw daw niya, ay maayos niya. Eh sigurado raw na baka siya ang susunod na maging presidente.
Nako, Marichu, hanga din ako sa iyo. Kung napakalabo, alam niyo po ba? Ulitin natin ha. Yung susunod na 2022 elections. To my mind, ha, sa aking pananaw, is a performance test of this administration. Ito ang laban ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga precisamente, or precisely, ha, Kastila, ano? Gusto kong tumakbo yan si Sara Duterte at si Presidente Duterte ng Presidente at Vice President respectively. You know why? Kasi doon ho magkakaalaman eh. Kasi itong mga oposisyon, mga kritiko, mga pasaway na ito, talagang pilit nila, pinipilit nila papaniwalain yung taong bayan sa kawalan ng kagalingan nitong administrasyong Duterte. Sinasabi nila, di ba, ang daming mga, kung babasahin mo, kagaya ni dating Vice Presidente Binay, wala daw compassion. Biro mo, wala daw compassion si Presidente, wala raw malasakit. Tapos, wala daw common sense, wala raw sentido common. Iyon nga, kaya nga siya nagkaroon ng ganung katanggap-tanggap na pagyakap ng sambayanan, pagmamahal sa kanya. Because precisely of that qualities ng katapatan, malasakit, at yung malikain because meron siyang sentido komun na tinatawag. Kaya gusto natin patakbuhin talaga itong dalawang ito. And for that matter, kung hindi tatakbo si Mayor Sara at si Bongo ang tatakbo, o kaya naman si Presidente hindi tatakbo, o kaya si Bongo ang tatakbo. Kasi hindi ba tatlo lang naman umiikot yan eh. Sara Digong tandem, Sara Go tandem, or Go Digong tandem. Sa akin po, gusto ko talaga yan para maging test performance case. Laban ho ito ni Presidente Duterte. Kung baga, yan. Butuhan nyo na ngayon kung talagang totoo sinasabi ng mga oposisyon, ng mga kritiko, nang wala nang ginawa kung hindi ilarawan na kung isang mamamatay tao, magnanakaw, pumapatay. Tapos, pinakukulong ko daw yung mga kalaban ko. Sige, yan ang issue laban sa akin. Sa 2022, tatakbo ko Vice Presidente at yung aking presidente kung hindi si Sara o si Bongo. Tingnan natin. Pero yun sa akin lang yun. Hindi yun ang sinabi ni Presidente. Inilalagay ko lang ang sarili ko kay Presidente. Kung ako si Presidente, yun ang gagawin ko. Pero hindi naman ako si Presidente. But then again, kung mangyari po yun, yun ang issue. Tinatanggap niyo ba si Presidente Duterte na siya ay isang presidente na nagmalasakit sa inyo, nagsilbi sa inyo, nagbigay sa inyo ng proteksyon, nilabanan ng mga droga landlords o drug lords rather, yung mga rebelding komunista, mga terorista? Naniniwala ba kayo doon? Kung naniniwala kayo, pag siya po ay tumakbo o sino man ang pangulong magdadala sa kanya, yun ang palabasin ninyo para tumahimik na itong mga ito. At hopefully, kung manahimik na, sasama na lang sila sa Agos para magkaisa na po tayo. Inabot na naman po tayo ng oras. So, pansamantala, magpapaalam po tayo. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Nagsasabing kayo po ay magsuot ng inyong mga face mask at ng inyong mga face shield. Maghugas po kayo ng inyong mga kamay ng palagian at kayo ay mag-observe ng 2 metrong distansya sa isa't isa. O kaya 6 na pie. Ano pa? Aba, kailangan po kumain kayo lang ng mga nutritious food. Sa totoo lang, ako ho, ang hinahanap po talaga palaging vegetables
Iba kasi yung feeling ko pag vegetables. Ilalagyan ko na lang ho yun ng mga ricado, hipon. Pagkatapos yung karne, whether ito ay manok, beef, o baboy, konti lang. Masarap eh. Hindi po ba? Tapos, inom ako ng maraming tubig. Pagkatapos, bago ko kainin nga pala yung meal, eh kailangan unahin niyo muna yung prutas. Dati panguli yun eh, pero ang dami ko na nabasang mga articles, dapat daw talaga yung prutas ang una. So yun ang ginagawa natin ngayon. Saka matulog kayo ng maaga. O tingnan nyo, alam nyo kulang ang tulog ko lately kasi nga ang dami natin mega. Hindi masyadong maganda ang pakiramdam eh. Palagi kayo inaantok. Pero pag 8 hours, si Presidente, ganyan ang ganyan, tingnan niyo si Presidente. Pag maganda ang ano niya, ang ayos ng mukha niya, ay, ibig sabihin, 8 hours sleep yan. Anyway, so tayo po ay sa ating pagtulog, sa ating paggising sa umaga, huwag po natin makalimutan na magpasalamat po tayo sa dakilang lumikha, sa pagbibigay ng buhay sa atin, sa pagdudugtong, sa pag-alalay sa atin, sa paggabay sa atin, sa lahat ng ating mga ginagawa, sa kinakain natin sa araw-araw. At magkikita ulit tayo bukas. At sana ay we will all thread the path of roses. And we will travel beyond the path of thorns. Magmahalan po tayo. And I love you all.